Los Angeles Lakers nagdagdag ng lalim sa kanilang backcourt. Ang Los Angeles Lakers at ang guard na si Skylar Mays ay nagkasundo na sa isang two-way deal ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN. Makapagbibigay nga si Mays ng karagdagang lalim sa guard position ng Lakers. Siya ay naglaro na sa Atlanta Hawks at sa Portland Trail Blazers at ngayong season siya ay naglaro sa Portland. Una siyang nakitang naglaro sa NBA sa season ng 2020-2021 at siya ay nag-average lamang ng 8.2 minutes per game sa Hawks sa loob ng 33 games sa season na iyon. Sa sumunod na season, 2021-2022, siya ay nakapaglaro ng 28 games sa Hawks at 5 doon siya ay naging starter. Subalit siya ay nagkaroon lamang ng 7.9 minutes na paglalaro kada game sa season na iyon. Pagkatapos ay kinuha siya ng Blazers at nakapaglaro sa 6 na game sa season ng 2022-2023. At ngayong season, siya ay nakapaglaro na sa Blazers ng 21 games at 5 doon siya ay naging starter. At ngayon nga ay nasa Lakers na siya at baka makakuha siya ng playing time sa Los Angeles sa kanilang pagpapatuloy. Gaya nga ng nabanggit ko na, makapagdaragdag itong si Mays ng lalim sa backcourt ng Lakers at may chance siya na magkaroon ng isang mahalagang role sa Lakers kapag makapagpakita siya ng magandang paglalaro. Sa kabuuan, ang Lakers ay medyo nahihirapan ngayong season, bagaman na nakakuha na uli sila ng panalo nitong Lunes laban sa Los Angeles Clippers sa score na 106-103. Ang trabaho naman ni Lakers head coach Darvin Ham ay nalalagay na rin sa alanganin dahil sa nangyayari sa team nila ngayong season. Bagaman na hindi pa naman papalitan ng Lakers itong si Darvin Ham, pero may posibilidad na palitan nga siya kapag nagpatuloy ang struggles ng Lakers. May potensyal ang team ng Lakers dahil ang isang team na may LeBron James at Anthony Davis sa kanilang roster ay laging may pagkakataon na lumaban para sa kampyonato. At kaabang-abang na rin kung anong hakbang ang gagawin ng Lakers ngayong papalapit na ang trade deadline. Ang magdagdag ng ilang players ay baka makatulong sa kanilang team na mabalanse ang kanilang roster. Kaya dapat maging matalino ang Lakers pagdating sa bagay na ito. Sa ngayon, ang Lakers ay nakapokus para sa mga susunod nilang makakalaban at sisikapin nila na muli nilang makuha ang mga panalo. Sa ngayon, ang tanong ko ay ganito, makatulong nga kaya ang bago nilang player na si Skylar Mays sa kanilang team mga kadribol? Mag-comment lang kayo dyan at aking babasahin yan. Pag-share na rin ang video ito nang mapanood din naman ng iba. At huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Maraming salamat po!